Hellcat. Kahapon, naapat na panalo. Nako po, eto na. Welcome to the land of Lon, mga kaibigan. It's gonna be a battle between Aura PH versus Geek Pump Indonesia. Kami pa rin shoutcaster nyo. Ako si Quay, just together with me is Persian. Paalala namin to mabilis. For this Aura PH, Lumiere, Silva Million. For this Atlas, JP naman, Quay JP. For this Leomord, Creed naman. For the Farsa, Kiluwash na Pilay. For this Hilda, at KLVJ naman for this time. For Geek Pump Indo, Ipin, para si Sang Chow Joker, for the Kuker Ramsu, for the Xborg, Doyok Sal, for the YSS, I am Drago, for the Selena. So, may kita natin, ano, no, malamig pa yung simi ng hangin, pero Farsa, gustong mang invade, pero sinecure na agad ng Geek Pump dito yung buff, kasi nararamdaman na yun nila, or nakita na nila yung rotation na kayang gawin ng Sun Spark. Exactly. So, Aura PH. Aura PH na yan. Aura PH na yan, mga tropa peeps. So, eto na. Naku po. Oops. Yan, nagkakitaan. Nakakaibigan, napakaaga lang din ito. Pero, ano to, nagsusubukan pa lang yan so far ng damage output. Alam naman natin, naka-funnel si Leomord. So, at least, maganda dito. Kapag binawas, bawasan mo na yung kalaban mo kaagad sa early stage ng game. Sa, dito sa mga minion na, sa point na nag-minion wave lang yung kalaban mo. Eh, for the invasion, malabo na. Kasi bawas-bawas na yung buhay eh. So, for sure, hindi ka na rin i-invade ng kalaban mo dahil mga half-life na lang din sila halos. Tama naman yun, Kuya Sus. Pero ngayon, so magto 2 minutes na tayo, napakalamig pa rin ang simoy ng hangin. Ika nga, wala pang crash na nangyayari. Pero naka-level 5 na yung ating marksman doon sa Geek Pump Indo. So, kapag kaganito na yung level ng isang marksman, alam niya, or alam na ng Geek Pump na pwede na tayong dumiretso sa isang clash, or pwede na tayong magsimula. Oo, tama ka dyan, Persian. So, for this, tamang ambahan lang din. Siguro, bigyan nila muna kahit dito upgrade the jungle item si JP. Napakasakit na. Oops, Abyssal Arrow, hindi ko connect. Napakasexy ng mga ilagan. Especially dito si Kuya Grid natin, Allen Baloy. Kumbaga, is doing it. Wala bang talo, mga kaibigan. Philippines represent MPL champ back to back. Eto na, lumaban na lang din, mga kaibigan. The Last Insanity para kay Ramzu. Pero here comes the Leomord naman. Tinawag na lang din ang Barbell. Laban pa din, mga kaibigan. First blood has been taken by Geek Pump Indonesia. Great naman dito. Napatay lang. Ladies and gents, JP lalaban with a kid. KLVJ, wala na mga buhay. Na opo, triple kill pa nga yata to. Ladies, oop, double kill parehas. Naku po, apat ang napatay kagad dito for the Geek Pump Indonesia against Aura PH. Yung walang ganti. Kumbaga, doon kasi sa may bottom lane, halos kumalahati na yung buhay ng Geek Pump. Pero punta tayo doon sa may top lane. Kiluwash versus Ipin. Munti ka na may paglagyan yung si Ipin kay Kiluwash. Napakasakit agad ng damage nila. Oo, tama ka dyan. Persian talagang mansasakit ang ipin mo pagka nakalaban mo to si ano, si Kuya Chow. Oo, do grabe din pagka pinagsasapak ka niyan, tanggal ipin. Pero eto na, 3-minute game time tayo dito. Turtles now up, pero look at this. That Geek Pump Indonesia, hindi sila halos gumagalaw din or hindi sila nagpapakita sa mapa. Special to si Joker, yung kanilang Kufra level 4 na, no? Napaka patiently waiting, yung sabi ni Joker dito. Pero sinisimulan na ng Geek Pump Indo yung ating first turtle, pero KLVJ ayaw pumayag, nagbigay ng zoning. Pero tingnan natin kung mai-steal nga ba, hindi. Nakuha pa rin ng Geek Pump Indo yung ating first turtle, pero Joker muntikan may paglagyan sa isang Atlas. Pero punta tayo dun sa may top lane. Oop, isa pa, isa pa, naopo, Allen Baloy, let's go! Hindi tumama ng konti, napa-advance, pero ay naopo, may kakampi na dito si Ipin, baka na micro pa nga, naopo! Grabe lang din naman mga besties, that's gonna be a turnaround kill. Geek Pump Indonesia is doing it. Uy, medyo nahihirapan ang Aura PG sa early stage ng game natin, Persian ha? Ang bilis kasi ng rotation na ginagawa ng Geek Pump dito. 11 kayo nga agad, oh. Yung communication, mararamdaman mo na nandun eh. Ang bilis ng backup. Yun, oo. Oh, sa may top lane pa lang kanina eh. Pumapalag si Ipin. Mike daw. Ay, meron naman daw Mike eh. Ah, palaas daw nung... Okay na. Relax lang kayo mga tropa pips dyan. Pasensya na mga bestie. Alam kong na-miss nyo yung boses ko. Pero eto na, naupo. Joker dito, trying to escape. Nag-bouncing bullet rubang. Ganang first kill ng Aura PH. Bata yun, naupo. Successfully wanted mga kaibigan. 1-6 kang scouting score. Unang kill ng Aura PH. Nakuha na, pero si Grid. Opo, oy. Baloy. Oy, patay. Uy, hindi, buhay pa.
Buhay pa si Ano, si Grid. Nakatakas pa. Pero munti ka na mabasag yung ating middle lane. Direct check item nga tayo. Kung meron na tayong agad item para sa isang YSS. So wala pa naman pabuto ng OD kung sakasakali. Pero mukhang may nangyayari doon sa may middle lane. Joke, silinabol ng isang kiluwash. Pero hindi, disengage na lang din naman doon. Kuha na lang ng Lito Wanderer, sabi ni Doyok. Objectives na lang muna tayo. Oo, objectives na lang din muna. Yun na doon ang boss ng caster. Pa-double check nga din niya na Ronel. Ah, okay na. Okay na. Okay na. Delay lang. Ayan, mga besties. 1-7 ang ating score dito. 2K gold lead. Oops, takas lang mga kaibigan for this Atlas. And here we go sa go. Lalaban na naman din naman. Here comes the Leomord. Naku po, I'm gonna take my horse in the Old Town Road. Yup, and I'm gonna ride till I can no more. Yatapi Ballers, Kuya Joker doon. Beautiful kill for Aura PH, but there's a trade mga kaibigan for Geek from Indonesia. Naku po, another two. Dalawang nadapan dito for a one trade lang mga besties. Grid at Kiluwash. Napatay dito ng Geek from Indonesia. Kumbaga na napapansin ko dito, nabasa ng Geek Fam Indo yung rotation o yung laro na ginawa kanina ng Aura PH. Kaya naging basihan nila nito sa kanila na sige, gawin na nating aggressive. Sabayan natin kung ano yung kayang gawin ng Aura. So ano nangyari, naunahan pa sila. Uh-huh. Knowing kasi rin na si YSS for the Corey's KDA is... Tingnan natin, medyo isa, malayo. 304 na, naku po. So kapag ganyan, papalag to. Maganda-ganda nga ang KDA standing dito, si Kuya JP. Mga kabahay na naman. Pero ito sa kabilang nga banda, tulad nun, ni Ipin tumadyak. Talagang sakit sa Ipin. Kiluwas doon, wala ng buhay. Nagaanap ng boost to regen sa mga HPs mula sa bush. Pero Kel VJ din, ayun, sa middle lane for his thumbs. Napatay na. Yung aura ngayon, feeling ko, napapareact sila sa Geek from Indonesia. Panay na nasa mid. Sayang yung potential na pwede nilang gawin sa top at sa bottom. Parang kinakanti-kanti sila ng Geek from Indonesia sa middle lane. Tuwan-tuwa naman yung Aura PH, nalilibang din sila. Knowing the fact na pwede mag-free farm yung ilan sa atin sa top or sa bottom lane. And now, nakakuha na ng Lord ng Geek from Indonesia. Ayun, ng Lord, ng Turtle. Second Turtle of our game. No, yung rotation din kasi talaga ng Geek Fam, wala akong masabi. Ang bibilis ng backup, even though si Joe na nasa top lane, magugulat ka na lang from tatlo, nagiging apat din. So, yung Aura PH, instead na nakakampante sila na okay, tatlo tayo, walang magawa yung nandoon sa may top lane. Teka, punta na ako doon kasi delegates na yung mga ka-team ko dito. Exactly. Tama ka dyan, Ati Persian. Pero, oops, ayun, sumalo lang ng konti. Pero bali wala. Feather Airstrike naman for Grid. Pero disengage na lang din. Wala ding mapapala, mga kaibigan. So, tansyahan lang. 2-11 ang score. Ang laki ng ano, ha? Agwat. When it comes to objectives, makikita natin ang kalamangan dito ng Geek Family. Even doon sa Hero Kill, ang laki rin ng lamang pagdating sa gold team. Oo, so, nga. Kailangan makahabol pa na makahabol si Kuya JP natin. Oo, tama ka dyan. Kailangan, uy, ayun pa, another one. Mga besties, naku po, wala na siyang buhay. Pero Atlas, ginamit na lang din ang kanyang Fatal Links. But nope, laban pa mga bestie wap. Nakatakas pa nga si Atlas doon. And disengage. But there's an ulti from YSS. Ayun, sa bottom lane naman pala. There's an off-cam kill. Another one sa top lane na lang din o sa middle lane. Rather, naku, dalawa ang napatay dito ng Geek from Indonesia with that two clashes na naganap. Isa sa mid, isa sa bot. Naku po. Hawak na ng Geek Fam yung mapa, ika nga, pero nako mukhang doon sa may top lane. Ayaw, tigilan ng ipin ng pangungulit doon sa ating Hilda. Oh. Pero hindi pa rin naman daw tapos ang laban. Punta tayo sa may middle lane, inaharas na ng Kufra. Pero ang ganda na ginagawa ni Joker, ha? Oh. But when it comes to patience, when it comes to zoning, makikita mo na lagi nandun siya. Nahihirapan sumabay itong Atlas natin makapag... Exactly, sa top lane, ha? Oo, ito pa. Oo, yun, napatay din sa top lane, mga kaibigan, di na napansin. Yeah, pero, ito na, umulti na lang din, mga besties, si YSS, wala na ultian. Joker dito, with that ulti as well, another one, Ramzu, ginamit na din naman kaagad. Ang kanya lasin sani, pero napakalalim niya. Naku po, X-Boy, wala nang buhay, he will gonna go down, but there's... Ay, naku po, mayroong papalang pakpak yun, mayroong immortality. Ramzu, still alive and kicking, hindi mamapatay, basta, 2-0-5. Ang kanyang score dito. Hindi niya muna binili yung ano, ha. Hindi niya agad hindi niya basta-basta binili yung ano, yung immortality. Nung napalaban siya, doon niya lang binili.
So, alam niya na pang ginamit niya pang micro din, no? Yung last yung immortality niya doon. KLVJ dito against 3, yun lang. Napalalim din, napalaban. Ladies and gents, Joker dito sa middle lane as well. Lalaban, papasok. Meron siya, no. Here comes Do. Ayun, ako po, tinawag na ang kabayo. Pero meron ditong tadyak. Si Ipin sa pool. Sa Ipin, bunga nga ang tama. Patay with a double kill para dito sa Cho. No, oh, hoy. Well, comment talaga yung pinapakita dito ng Gigcom dito. Pero nako, hindi pa rin tapos. Ipin, gustong habulin si Kiluwash. Pumapalag pa rin naman. Pero nako, tingnan natin kung mapapatay nga ba. Foreman rotation na. So, hindi pwedeng lumalim si Kuya Kiluwash natin kasi less, ano na naman yun, mistake na naman from Aura yun. Exactly, no? For Team PH, ladies and gentlemen, medyo left behind sila. 10 minute game time na tayo dito. First Lord, nakakuha na agad ng Gigfam Indonesia, pero di susuko, puso lang. Panalo nga sila kanina eh. Oh. Farsa, makikita natin doon sa bottom lane. No? Oh. Sige, sasegway na lang ako dito kasi wala na rin eh. Oh. Nakapag-lord na yung kalaban eh. And makikita natin yung KDA ni Grido, 052. So, siya yung nahihirapan, siya yung napupugo nung napupugo kanina pa. Exactly. So, for this 24K versus 31K, nako 7K gold lead kagad ang meron dito ng Gigfam Indonesia. Aura PH, kailangan nila dito mag-rework ng konti, depende-pensa lang mga bases. Hindi pa sila killing machine so far eh. Wala pa kasi ding damage si JP. Si JP yung magiging main damage output nila kung sakasakali. Pero wala na, earlyhan sila ng Gigfam Indonesia, mas naupaguna ng item yung Gigfam. Oo, mas madali sila makakapatay, di ba? So, eto na naman, KLBJ, napilit ng gumamit ng Purify, lalaban, ladies and gents, pero they disengage naman din ng Gigfam Indonesia. That's gonna be a bait lang for Aura PH. No? Ayun, grabe naman si Ipin coming from behind with that way of the dragon. Nako, godlike yun. Napadaan lang eh. Napadaan lang po si KLBJ. Pauwi na sana pero napatagay pa. 0-6-0 ang Thamos niya ngayon this time for this game number 1. Sabi ng Gigfam dito, hindi nyo na kami mapipigilan. Sa pagdire-diretso dito sa ating middle lane. And hirap din kasi kapag ka ganito yung lineup talaga. Kapag ka marksman is still a marksman, sila yung pwede magpahirap sa inyo. Exactly, tama ka dyan, Persian. And siguro hindi lang din natin nakita yung ano yung pinaplano nilang potential for this ano for this Hilda and for Leomord as well. Yes. Kasi yung Leomord kanina, ang ganda ng ang performance. Ganda, pero ngayon hindi na ganun aganda. Feeling ko nanood yung Gigfam eh. Nanood. Pinagandaan nila to mga bestie para makarap ang Aura PH fort. But for that game number 1 will go to Gigfam Indonesia real quick. Oh yeah. Yun yung